Patuloy na pinag-iingat ng FIVOX ang publiko sa epekto ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na patuloy na nakapagtatala ng mga pagyanig sa bulkan na sinasabayan ng pagbubuga ng sulfur dioxide. Dapat anyang magsuot ng face mask dahil delikado sa kalusugan ang ibinubugang usok at asupre ng bulkan. Hindi pa po yan nangangahulugan na tumatahimik ang bulkan. Again, ang payo namin sa kanila is that they should always, they don't, huwag sila pumasok dun sa permanent danger zone, which is the Taal Volcano Island. We recommend that that permanent danger zone for a reason. Kasi pwedeng maamoy nila yung sulfur dioxide. Uh-oh. And ma-poison sila or hindi lang kasi sulfur dioxide yung ini-emit ng Taal Volcano, pwede rin kasi yung carbon dioxide. Bukod sa Bulkang Taal, patuloy din ang rockfall at pagbuga ng puting usok ng Bulkang Mayon na nasa Alert Level 2. Binabantayan din ang aktibidad ng Bulkang Canlaon sa Negros Occidental. Ayon kay Bacolcol, nakapagtala ng 9 na low-frequency volcanic earthquake sa bulkan kahapon. Itinaas sa Alert Level 1 ang Canlaon noong 2020 dahil sa volcanic quakes at pagbubuga ng asupre. It has been producing volcanic earthquakes for the past few months. Kahapon, meron tayong 9 low frequency of volcanic earthquakes, which is higher than the 5 volcanic earthquakes na naitala natin the previous day. Yung sulfur dioxide emission natin, it's noong June 5, na, last natin na measure is 1,089 tons per day. Nauna nang nagpalabas ng notice to airmen para sa Bulkang Taal, Mayon at Canlaon kung saan hindi pinapayagan ang paglipad ng eroplano sa 10,000 talampakan mula sa paanan ng mga nag-aalburutong bulkan. Pinawi naman ng CAAP ang pangambang magkakaroon ng mga kanseladong flight dahil sa aktibidad ng mga bulkan.